So, yun mga kaibon, at mag-update tayo kay Yuki, yung ayarin natin. Yuki yung pangalan niya, at ano, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kalupit ngayon. Dahil nahirapan ako i-training siya mga kaibon, pag tinatawag ko siya, ayaw niya lumapit. Ganito yung nangyayari, panoorin niya. Yuki, come! Yuki! Yon mga kaibon, nakita niyo na. Bali, ang ginawa ko kay Yuki para mapasunod ko siya biniting ko siya sa pagkain para, kumbaga, magkaroon siya ng attention sa akin. Kasi minsan tumatangu-tangu lang talaga siya, ayaw na maglakad, walk recall. Hanggang natutunan niya yung walk recall. Ito, papakita ko sa inyo. Yuki! Good word, nabilis na lumakad. Yon mga kaibon, na yun yung unang walk recall niya. Tapos, ngayon ay malupit na siya. Papakita ko sa inyo si Yuki. Yan mga kaibon, ayan na. Laki na ni Yuki oh. Ito lang siya dati, yan yung nasa gilid. Ngayon, ito na siya. Yan, nagwawala na. Nire-recall natin siya. Ganyan na siya kalupit. Tapos, baka i-outdoor ko na siya mga kaibon kasi complete na training niya. Yun, lumapit agad. Ang ganda ni Yuki eh. Kamukha ng pader namin. Perch, tapos re-recall natin siya. Yuki! Good bird! Yan mga kaibon, ganyan siya kaingay. Tapos, ang likot-likot niya. Oh. May tricks na nga rin pala yan mga kaibon. Marunong na siyang mag-perch. Pag tinuro natin yung perch niya, nagpa-perch na siya. Ganyan na siya kalaki. Ang sunod na video na yun na makikita dito ay i-FF na siya. Abangan nyo yun yung first FF ni Yuki kasama si Kobe. Si Harley hindi natin masasama kasi parang nag-away sila. Ewan ko kung sino nag-away niya dun sa cage niya. Nagkasugat siya dito. Kaya hindi natin masasama si Harley sa first outdoor. Yuki! Perch. Perch. Good bird. Yan mga kaibon, bale. Ayan na si Yuki. Ang susunod na vlog natin dito ay yung first FF niya mga kaibon. Ang galing niya na oh. Ang kulit. May tip nga pala ako mga kaibon. Medyo matigas yung ulo ng IRN pag hindi nyo binanding, kaya kailangan nyo talaga ng more banding, tsaka training. Tsagahin nyo sa training. Ako nahirapan kasi ako sa kanya, ayaw niya lumapit. Kaya napilitan akong bitinin siya sa pagkain hanggang mapasunod natin siya, yon. Buti naman ay, yon. Napasunod natin siya ng maayos mga rival, eh. Yuki! O, di ba? Utong-uto na siya sa syringe. Dati hindi niya pinapansin kahit ipakita ko. Laki na ng Yuki. Tapos mga kaibon, kailangan nyo talaga ng ano dito, yung tiyaga. Tapos may blapping pa to eh. Ngayon wala pa siya. May blapping pa sila, yung nanunuka talaga sila ng ano, sa baon. Kaya kailangan more banding talaga sila. O yun na, Yuki, tango-tango siya. First outdoor mo na. Siguro bukas mga kaibon, first outdoor na natin si Yuki kasama si Kobe. Titingnan natin yung blind recall niya. Kompleto na yan mga kaibon. May descending, ascending, tapos blind recall. Yuki! Yuki! Good bird. Blind recall. Yan mga kaibon. Ang galing na ni Yuki. Kompleto na yung training niya. Kaya ang susunod na update natin sa kanya ay first pre-flight niya. Kaya sana abangan nyo yun. At maraming salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel dahil sa inyo, nagkaroon tayo ng dream bird natin, mga kaibon. Maraming salamat sa mga pagsuporta nyo. Yan. Siya yung unang ano natin sa naipundar natin na ibon sa sahod natin. Dahil kila Kobe rin, sa tulong nila Kobe, kila Coco, dati, yung mga dati pang nanonood sa atin. Yan, maraming salamat. Whoop.
Laki niya na oh. Pwede na talaga pang FF oh. Yuki. Aray, ang ingay mo. Yuki. Yan, bali hanggang dito na lang tong update natin kay Yuki. Ganyan na siya kalaki. At tsaka may papayo ko dun sa mga nahihirapan magpasunod sa ibon nila. Yung mga iba nagtatanong sa akin ay paano daw pasunurin ng maayos yung ibon nila, makulit. Ang gagawin nyo dun mga kaibon ay bibitiin nyo sila sa pagkain hanggang habulin nila kayo. Kasi may mga ibon na pag alam nila nabubusog sila, hindi parang mahirap sila pasunurin. Mas maganda kasi uto sila sa syringe. Ayun ang number one tip para mas mapalakas yung recall. Tapos medyo maawa kayo kasi si Yuki pinapakain ko dati 4 to 5 times nung unang dating niya sa akin. Kaya lang wala siyang walk recall. Kaya ang ginawa ko, ginawa akong 3 times tapos tig. Ang kinakain niya dati 15cc kada ano, 4 na 5 beses na papakain yun. Eh nahirapan nga akong pasunurin siya. Ang ginawa ko 5cc, 3 beses na lang sa isang araw hanggang naging 2 beses. Ganun siya, ganun ko siya tin-training hanggang ngayon. Napalakas natin yung recall niya tapos nagkaroon pa ng tricks. Yan, guwapo ni Yuki. Oh. Yan. Bale, sa susunod na update natin kay Yuki eh ano na, sa creep light niya. Yan, maraming salamat sa pagsubaybay ulit. Tsaka sa mga laging nagko-comment diyan na ano ko kaya na pop. Nakikita ko kayo lahat, huwag kayong mag-alala. Hanggang dito na lang ito at maraming salamat, Yuki! Sa shoutout na tayo.